kagitnaan ng Mayo, nagkaroon ng paglalabas ng raw material yung management na walang formal na naaviso dun sa union. Nag-file kami ng grievance dun sa management upang tanungin ano yung dahilan bakit kailangan mag-re-export ng mga materyales papuntang Vietnam at China. Ang paliwanag ng management, karoon daw ng dahil dun sa global crisis, nagkaroon ng realignment ng mga orders. Yung crisis na nararanasan ngayon, parang lumalabas na gusto nilang ipasa yung crisis doon sa mga manggagawa na ito namang crisis na to ay hindi naman kami yung gumawa nito eh. Crisis ng imperialismo to na kami ngayon ang pumapasan. So, ang panigurado dito, may matinding sabwatan yung Estado at saka yung monocup na na-triumph. Dahil hindi naman nila ito mailalabas ng wala ring alam yung Bureau of Customs. Nagpahayag talaga kami ng pagtutol dahil mangangahulugan ito ng kawalan ng kasiguruhan doon sa trabaho na nakikita din kami na posibilidad ng shutdown or tanggalan. Kaya napagdesisyonan ng buong kasapian na itayo yung Kubol bilang isang physical center na ang layo namin ay di bantayan yung paglalabas ng raw materials. Wala talaga kaming ibang pagpipilian kundi bantayan yung pabrika at sikapin namin na hindi makalabas yung mga natitirang materyales. Dahil pag nakalabas pa yon, mangangahulugan ito na wala na rin kasiguruhan doon sa mga susunod na buwan kung meron pa kaming gagawin. Ang layunin nga namin ay trabaho at hindi naman kami nakawelga, kaya kami nagkakaganito para masiguro namin na sa mga susunod na araw ay meron pa kaming trabaho. Wala kaming layunin na paralisahin yung produksyon. At ang gusto namin ay trabaho. Isa dun sa maniobra nung kapitalistang triumph na ginawa. Sa pilitang binuwag itong aming ticket line. Humigit kumulang mga 20 goons at FBI security ang dumating mga alas 7:15 ng umaga pagkatapos na pumasok yung mga manggagawa sa loob at magtrabaho. Biglang dumating dito at hinablot talaga yung aming Kubol. Kitang-kita doon yung matinding sabwatan ng Estado at saka ng kapitalistang triumph na doon sa kanilang layunin na alisan kami ng kabuhayan. Hindi natin kasalanan para patayin ang produksyon. Sila nagturo para patayin ang produksyon. Gusto natin linawin na hindi lamang simpleng pandalakaw ang ginawa sa atin ng mga guard na ito, ng FBI management, kundi pasismo. Ganito ang sinusukli sa atin ng Estado sa tuwing ang mamamayan ay nagpupunta sa lansangan para ipaglaban ang ating mga demokratikong karapatan at kahiligan. Mga kasama, kanina pa nagsisilbi ang Estado ito. Malaho na sinasabi sa atin na mayroong financial crisis na gaganap. Pero itong Estado ito ay hindi tinutugunan ang pangailangan ng mga manggagawa. Sa halip, pangunahin na bang inaatubag na pangalagaan ang interes ng mga dayong kapitalistang iyan. Mga kasama, tandaan natin kung sino pa talaga ang pundasyon na ekonomiya at lipunan. Ang uring manggagawa, sila ang lumilika ng yaman at lipunan. Ipakita natin ang ating protesta ngayong hapong ito. Pagbilang po ng tatlo, sabay-sabay tayo. Ipakita natin sa mamamayan, sabay-sabay tayong hinga upang malaman nila ang matinding galit ng mamamayan.
takutin at hindi kami pwedeng panghinaan ng loob. Ilang beses man nilang buwagin yung aming picket line, muli at muli namin itong itatayo dahil dito nakasalalay ang aming kinabukasan at kinabukasan ng aming mga pamilya.